ng Pangasinan. For some, this town was called Bani because of the Bani trees widely spread around Sitio Almasin. For others, Bani came to be because of the mystery of their patroness, Immaculada Concepcion. Kilalanin natin ang bayan ng Bani sa dalawang kwentong ito. We are now here at the old town site, then called Namagbagan. This is one of the mission areas of the Spanish visitas to spread Catholicism. Dito sa tinatayuan natin, ito ang old town ng Bani na ang pangalan ay Managbagan. Ngayon, nailipat na sa new town, sa poblasyon. Yung pinakamaliit na chapel, yun ang tinanggal, binagbag, kaya doon nag-umpisa ang Namagbagan. Itong nakikita niyong grotto sa aking lukuran ay dating wala. Pero yung may-ari ng lupa, pinatayo itong replica to honor Immaculate Concepcion, who is the patron saint of Bani. Kaya inikayat lahat ng mga tao dito na doon na lang tumira dahil around 20 person lang noon. Pagkawala ng Immaculate Concepcion na nakadestin dito, napapunta doon sa bayan na mayroon kahoy naman ng Bani. Noong nawala ang imahen, Immaculada Concepcion, hinanap ito ng hinanap ng mga deboto. Hanggang sa natagpuan nila ito dito sa Sitio Almasin. Mayroon daw nakatayong puno ng Bani at doon sa itaas ay natagpuan si Immaculada Concepcion. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa ang mga taga na Magbagan ay nagdesisyon na lumipat dito at itayo itong simbahan na ngayon ay sentro ng debosyon ng mga taga Bani. Sabi nila, yung original na imahe ay nandyan lang, no? Nakaposte lang dyan sa taas. Parang nasa pedestal siya, na made of ivory, na original. Yun po yung ano. Ang kasawiang palad ay nawala po ito, no? Yun nga po ang kinalulungkot din dahil hindi na-preserve yung original na imahe ng ating mahal na Inang si Maria. Hindi yun naka-apekto sa mga debosyon o sa debosyon at pananampalataya ng mga Banyans. Ang ating debosyon sa ating mahal na Inang si Maria, no, at ito rin ay naiintindihan ng mga tao ngayon, ay ito ay nagdadala sa atin at naglalapit sa atin sa ating Panginoon. Ito ay Sitio Almasin dati. Itong area na to ay isang swamp area. At napapalibutan siya ng dalawang ilog, Almasin River and then the Don Cayo River. Maraming mga Bani tree dito kasi isa siyang mangrove related species ang Bani. Ang yung mga bata talagang hindi nila alam ang Bani tree. Oo, pero nandiyan naman yung LGU na mag-aware, magsabi, magturo kung ano talaga ang Bani. Sa ngayon, ongoing po yung propagation namin sa mga Bani seeds. Oh, meron kaming mga at least 2,000 na Bani seedlings po ngayon. And then, yun yung pinapalaki namin para sa next na rainy season, yun na po yung itatanim namin. Inaanyayahan namin kayo na maging parte ng pagtatanim at pagpapalago ng Bani tree. Two stories, one history. Whatever you may believe, Banians will always have their faith and devotion. Not just to their miraculous patroness, but to each other's spirit of unity and faith. Bani will flourish not just into a tourist destination, but will also be known through their story.